niya pumalo sa higit 33,000 ngayong araw. Pagpapanatili ng Alert Level 3 sa NCR na pagkasundo ang irekomenda ng mga alkalde. It will really not make any big difference between imposing Level 3 or Level 4. Dahil ang tao, nakikita ko, parang takot na rin. Dahil sa lumulubong kaso ng COVID-19, hanay ng mga frontliner, numinipis sa dami ng tinatamaan. Resulta ng swab test, nadedelay na rin. Rekomendasyon ng gobyerno na paikliin ang quarantine period ng mga magpo-positibong healthcare worker, inalmahan ng ilang grupo. Singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco, bababa ng 7 centavos per kilowatt hour. Ang baryang ginagamit natin pang araw-araw, alam nyo ba kung paano nagsimula? Yan ang aalamin natin mula kay Kuya Kim. At bago magpabilib sa kakaibang kwento ng I Can See You Alternate na mapapanood na mamaya, ilan sa mga cast nito nakisaya muna sa ilang kapuso abroad. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 33,169 ang bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Record-breaking po ito bilang pinakamataas na bilang mula nang magsimula ang pandemya. Ito rin ang unang pagkakataon na sumampa sa mahigit 30,000 ang daily cases sa bansa, kung saan 15.54% ang itinaas nito mula sa bilang ng mga bagong kaso kahapon. Sa lagay na yan, may 10 laboratorio pa ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos ayon po yan sa DOH. Ang bilang naman ng mga aktibong kaso sumampa na po sa 157,526. 93.9% ang may mild symptoms, 0.9% ang severe, habang 0.2% ang critical. Samantala, 3,725 ang dagdag sa mga gumaling ngayong araw. 145 naman ang dagdag sa mga nasawi. Nagkasundo na po ang mga alkalde sa Metro Manila na irekomendang manatili ang NCR sa Alert Level 3. Anila, hindi kailangang magpanik dahil mataas naman ang vaccination rate sa rehiyon. Kailangan lang daw paigtingin ang mass testing at hikayatin na magpabakuna ang mga ayaw pa. At yan po ang tinutukan ni Maki Pulido. Kahit palumolobo ang COVID cases, rekomendasyon ng Metro Manila Mayors manatili sa Alert Level 3 ang NCR. Hindi kasi tulad noong Delta variant surge, karamihan ngayon ng mga kaso ay asymptomatic, mild o moderate ang mga sintomas, kaya't hindi pa napupuno ang mga ospital. As of January 9, 52% ang ICU utilization, 65% ang ward beds, at 26% ang utilization ng mechanical ventilators. Marami magsasabi, bakit pati mga walang bakuna nagkakaroon ng sakit ngayon? We must remember na ang Metro Manila is halos 100% bakunado na po tayo rito. So talagang tatamaan mas marami yung mga nabakunahan, pero yung effect hindi ganun kalaki. It's just karamihan asymptomatic, very mild. May ordinansa na rin naman daw ang karamihan ng mga LGU na naghihigpit sa kilos ng mga hindi bakunado dahil silang matinding tinatamaan kung mahawaan. 85% sa mga severe at critical cases ngayon ay hindi bakunado. 93% naman sa mga namamatay. Batay din sa datos ng Octa Research Group, bagyang bumabagal na ang bilis ng hawaan. Ang mahalaga raw ngayon, magpaturok ang wala pang bakuna at booster naman sa mga bakunado na. Hindi rin naman kailangan bawasan ang kapasidad ng mga business establishment dahil nitong mga nakalipas na araw, kaunti na lamang ang lumalabas, batay sa luwag ng traffic at foot traffic sa mga shopping mall. Nakikita ko na talagang walang tao eh. It will really not make any big difference between imposing level 3 or level 4. Dahil ang tao, nakikita ko parang takot na rin. Instead of a lockdown, we improve our healthcare capacity. Instead of a lockdown, we improve our
free mass testing, i-ramp up yung vaccination ng mga unvaccinated, yung i-ramp up yung booster shots. Dahil mataas na raw ang vaccination rate ng Metro Manila, walang dahilan para magpanic. When the infection level goes up, sometimes we panic. But we have to realize that if an area is already 100% vaccinated, like NCR, then it should not put a stress on the hospitals. Payo ng health expert na si Dr. Ron Jean Solante, sa mga magkaka-COVID na mild lamang ang sintomas, i-monitor ang sarili sa bahay at tiyaking mag-isolate para hindi na kumalat ang virus. As long as you have mild, moderate, you are not requiring oxygen. If you are healthy, you just stay at home. If you have comorbidities, take your maintenance medication religiously, maintain your blood pressure, maintain your sugar, and monitor your symptoms. Maki Pulido, Nakatuto, 24 Oras. Dumarami na naman ang bilang ng healthcare worker na tinatamaan ng COVID-19. Sa Philippine General Hospital nga, 500 na sa 2,000 nilang tauhan ang naka-quarantine dahil positibo sa COVID. Nakatutok si Joseph Moro. Sagat Andres Bonifacio Medical Center sa Maynila na may 750 healthcare workers, nasa 20 lamang ang mga may COVID noong Disyembre. Ngayon, 211 na ang kaso doon. Kasama dito ang 21 sa 30 staff ng kanilang laboratorio. May sakit din ang kalahati ng kanilang emergency room staff. Kaya pansamantala itong isinara sa mga hindi malubhang kaso noong isang linggo. Lumabas unti-unti, nagbalun siya, lumobo hanggang 40, 80. Ako nung nag-100, medyo alarming na, no? Mild naman ang karamihan sa mga infection kaya balik trabaho na ulit. Ngayong linggo ang 80% ng mga nagka-COVID. Sa Philippine General Hospital, 500 sa 2,000 nilang healthcare worker ang naka-quarantine dahil may COVID. Sinara na namin ang outpatient department namin, ang emergency department namin, life and limb threatening cases na lang ang tinatanggap at nag-o-open kami ng iba-iba pang mga ward para sa mga positive cases na dumadating. Ang One Hospital Command na tumatanggap ng mga tawag kung saan pwede magpatingin ng COVID, tumaas daw sa 1,000 calls kada araw ang natatanggap na nila ngayon kumpara sa dating 150 hanggang 200 calls lamang. Sa datos ng DOH as of January 9, sa NCR 52% na puno ang ICU, 50% ng isolation beds at 65% ang mga ward beds. Sa buong bansa, 35% pa lamang ng mga ICU beds ang puno, 39% ang mga isolation beds at 38% ang mga ward beds. Tanong namin sa National Task Force Against COVID-19 kung may bakuna na laban sa COVID-19, bakit mas maraming tinatamaan ng COVID ngayon, katulad na lamang ng mga healthcare workers? Ang report last week ng Philippine Genome Center, 60% na ng samples ay Omicron. At alam naming mga doktor na ang Omicron is 5 times more transmissible than Delta. So mas nakakahawa siya. Para makaagapay ang mga ospital, iniklian ng pamahalaan ang dating 7 hanggang 10 araw na quarantine ng mga may COVID na healthcare worker, alinsunod sa rekomendasyon ng Center for Disease Control ng Amerika. Kung ikaw ay positibo at ikaw ay bakunado at wala namang sintomas, 5 araw lang, pagkatapos ng 5 araw, ikaw ay makakabalik na sa trabaho. Para naman po doon sa mga nagiging close contact, hindi na po kailangan mag-isolate, no? Kung walang sintomas na nararamdaman. Sa ating ordinaryong tao, tuloy pa rin yung 10 days at 14 days sa fully vaccinated at sa unvaccinated. Pero sa healthcare workers, pag wala kang symptoms, pinapapasok pero naka N95. Hindi sang-ayon ang Filipino Nurses United na paikliin ang quarantine period ng mga healthcare worker. Kung sila mismo asymptomatic, tapos sila ang tumitingin sa mga pasyente, ang likelihood na maipasan, malaki yung possibility na pwede nilang ipasa sa kanilang mga pasyente. Tapos kulang-kulang pa ang mga mga accommodation, ano? Hindi, kung uuwi man sila sa bahay nila, di malaki ang possibility na makahawa sila sa mismong pamilya at saka sa community na kanilang tinitirhan. Hinihingan namin ng reaksyon ng National Task Force on COVID-19. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa mga tauhan sa ospital, unti-unti na ring numinipis ang bilang ng mga tauhan ng BERT o yung Barangay Health Emergency Response Team. Nagkakasakit na kasi ang ilan sa kanila, lalo pat paspasan ang pagsala ng kaso ng COVID sa barangay pa lang.
Yan po ang tinutukan ni Salima Refran. Saradong opisina ng Barangay Health Emergency Response Team ng Barangay Matandang Balara sa Quezon City. Pero wala sila sa pagresponde sa mga nagpopositibo, kundi nasa isolation at quarantine matapos tamaan rin ng COVID. Ang Barangay Matandang Balara pa naman ang may pinakamaraming active cases ng COVID sa District 3 sa 565. Napakarami pong nag-positive. Lalo na po dito sa barangay po namin, ang dami po nag-positive. Tapos kami din po mga birth. Kaya ito po, mga naka-quarantine po kami. Kaya kahit may mga sakit, tuloy pa rin sa trabaho ang mga birth. Work from home. Ayun po. Nag-a-assist pa rin po kami ng mga, yung mga tawag po, sinasagot po namin para makalma naman yung mga, ano, mga pasyente. Yung mga nagpa-positive kasi po yung iba, mga natatakot pa rin. Umaagapay naman sa iba pa nilang tungkulin ang mga barangay health worker at barangay rescue. Pero ang problema, maski sila, manipis na rin ang hanay dahil tinamaan rin ng COVID. Kailangan tuloy-tuloy pa rin yung serbisyo ng ating mga barangay. Kaya gumagawa po kami ng mga paraan kung paano namin kahit may mga nag-positive at nagpapagaling, naiintindi pa rin po namin yung mga pangangailangan ng aming mga kabarangay. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, nasa 20,402 na ang active cases sa lungsod, kasama sa mga tinatamaan, mga frontline medical at essential workers. Bago pa man nagkaroon ng Omicron surge, Delta surge pa lang, ay nagbigay na po ako ng memo sa ating mga barangay na sana ampunin nila ang ginagawa namin dito sa City Hall, which is Team 18B, para hindi maubusan ng personnel ang ating pong local government at patuloy pa rin ang serbisyong binibigay. Sa Barangay Tanyong sa Marikina, maswerteng wala pang tinatamaan sa mga miyembro ng BERT. Pero daman na rin nila ang paglobo ng mga kaso. Kung iisipin mo, mahirap kasi ang bilis ng pagkalat ng COVID na to kumpara sa mga naunang taon. Pero ang mahalaga, meron kang sistema ang ginagawa. Sa Longos, Malabon, ramdam na rin ang pagdami ng mga kaso. Nasa higit 100 na raw ang kanilang active cases, habang may 50 pa ang naghihintay ng resulta ng kanilang swab test. Mag-report po sila kung nagpa-positive po sila, kung nagpa-swab po sila sa ibang clinic o sa ibang mga hospital po. Sa Barangay Kaunlaran sa Navotas, tuloy ang pagtanggap ng mga report ng BERT. Ang mga nagpo-positibo, binibigyan ng Q-band para ma-monitor ang pag-home quarantine. Pinupuntahan rin nila ang mga ito para ma-monitor. Sana konting intindi lang na huwag magagalit, ganun. Kasi talagang minsan nasisigawan. Yung mga health workers na iba na nagmo-monitor, nasisigawan sila. Kailangan daw confidential, bakit daw ganito, bakit daw ganyan. Sa Pasay City, abala ang lahat ng BERT ng 201 barangays. Kahapon, umabot sa 15,000 na raw ang kanilang na-contact trace. Nasa 7,000 rin daw ang kanilang mga na-test. Nakikiusap po ako no, sa mga tao na napakabilis po ng hawaan ngayon. Ugaliin pa rin po natin ang disiplina. Iwasan muna ang pagsasama-sama ng hindi sa immediate family. Sanima Refran, Katutok, 24 Oras. Pilay na ang operasyon ng ilang tanggapan ng gobyerno dahil sa mga kawani nilang nagpo-positibo sa COVID-19. Ang ilang bangko, naglimitan na rin ang operasyon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Maaging dumating ang bus driver na si Alvin Cuesta sa LTO main office para magpa-renew ng driver's license na napasuna pagpasok ng bagong taon. Mahalaga raw ang lisensya para makabiyahe na siya ulit at makapagpadala ng pera sa kanyang pamilya sa probinsya. Pero gaya ng iba pang nagpunta, nabaliwala ang kanilang ibinyahe dahil pansamantalang sarado ang tanggapan. Kung ibibiyahe natin, kung mag-aksidente tayo, wala akong laban. Kasi expiration, driver with a license ka dyan. Dati tayong trabaho natin, construction eh. Babalik lang muna doon kasi wala, no choice tayo eh. Importante, magpapadala eh. Sarado ngayong araw ang tanggapan ng LTO Central Office dito sa Quezon City dahil sa tumataas na bilang ng mga empleyadong nagkakasakit. Kabilang sa mga apektadong serbisyo, ang driver's license renewal at motor vehicle registration.
Sa public advisory ng LTO, sinabi nitong extended ang validity ng registration ng mga sasakyan para sa mga plakang nagtatapos sa zero. Kabilang sa sakop nito ang Region 4B, 5, 6, 7, 8 at 10 at sa Caraga. Samantala, sarado rin ang katabing tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Si Ramil na magpaparenew sana ng prangkisa, nagbakasakali lang ngayong araw. Nagtry lang po ako, baka sakali, baka open. Di ba kami makakabiyahe kasi wala, spare yung ano namin eh. Yung sa LTFRB, medyo hassle. Ano lang muna ma'am, extra lang muna ma'am. Samantala sa mga kukuha at magre-renew naman ng passport at iba pang consular services, suspindido ang operasyon ng Office of Consular Affairs, consular offices at mga temporary off-site passport services sites mula ngayong araw hanggang January 20. Pinaikli naman ang oras ng trabaho sa Sandigan Bayan, Court of Appeals at Court of Tax Appeals. Mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. na ito, Lunes hanggang Biyernes. Maaari rin gawin via teleconference sa mga pagdinig. Business as usual naman sa mga tanggapan sa mga local government units. Pero maraming mga serbisyo tulad ng business permit application ang maaari nang gawin online. Mas ganda siguro online para ano? Kaso lang sabi nila, pag online, medyo matagal-tagal. Samantala, pila naman sa ilang mga bangko dahil rin sa pinaikling oras ng operations. Ang mga branch ng Bangko de Oro sa Metro Manila halimbawa, hanggang alas 3 lang ng hapon simula ngayong araw. Pansamantala rin muna silang sarado tuwing araw ng Sabado. Hanggang alas 3 na lang din ng hapon ang operasyon ng BPI at Metrobank sa lahat ng kanilang branches sa bansa. Mahaba na po yung pila. Dapat po sana mas early, mas better. Sama-sama na lang yung alba for transaction ngayong week. Isasama na lang sa per day, ma'am, na isa para isahan lang pag labas-pasok. Minsan nagpipila kami 8:30, around 9 ang bukas nila, pero mahaba na talaga yung pila nila. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, para hindi po maabala at hindi rin masayang ang inyong biyahe, alamin muna ang schedule ng mga opisinang inyong pupuntahan sa pamamagitan ng kanilang official websites o di kayo social media accounts. May bawas singil ang Meralco ngayong buwan. Kung magkano, alamin po sa pagtutok ni Athena Imperial. Kanina inanunsyo ng Meralco ang pagbaba ng kanilang singil sa kuryente sa 7 centavos per kilowatt hour. Katumbas ito ng nasa 15 pesos na bawas sa total bill ng residential customer na kumokonsumo ng 200 kilowatt hours sa isang buwan. 23 pesos naman ang matitipid kung 300 kilowatt hours sa isang buwan ang nakukonsumo. Habang tumataas ang konsumo, lumalaki rin ang nababawas sa bayarin. Sabi ng Meralco, tumaas ang rates ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM ng 85 centavos per kilowatt hour dahil daw ito sa mas mataas na average capacity on outage sa grid. Pero hindi ramdam ang epekto nito dahil nabawasan naman ng 44 centavos per kilowatt hour ang power supply agreement rate. Nabawasan din ng 54 centavos per kilowatt hour ang charges mula independent power producer o yung mga pribadong electricity generating facilities. Yung pong driver nitong pagbaba ng overall electricity rates natin ay itong generation charge ngayon January, ito ho ay nag-decrease ng rounding it off to 11 centavos per kilowatt hour on the back of lower cost mula po dun sa aming mga power supply agreements and independent power producers, which more than offset yung pong higher charges mula po sa WESM. Good news ang bawas singil sa kuryente sa ating mga kababayan. Siyempre, pabor sa amin, lalo na kami mahirap. Malaking bagay yan dahil kahit papano, may dadagdag doon sa gastusin na iba. Diba? Sana tuloy-tuloy ang pagbawas. Maraming salamat sa Meralco. At nagbaba sila ng singil sa kuryente sa ngayon. Dapat ituloy-tuloy na nila yan. Para kahit papano, eh sa hirap ng buhay ngayon eh. Lalo ngayong pandemic. Masaya, una-una. Siyempre, makakabawas sa gastusin. Siyempre, hindi lang naman yung bill ng kuryente yung binabayaran. Siyempre, may tubig din, di ba? Doon din mapupunta. Athena Imperial, Nakatutok, 24 Oras. At susunod, ilang mga checkpoint ng COMELEC nagsulputan na sa iba't ibang bahagi ng bansa kasabay ng simula ng election period. Kaalaman tungkol sa kasaysayan ng mga barya, aalamin natin mula kay Kuya Kim.
Oras ng I Can See You Alternate na mapapanood na mamaya, pinasaya ang ilang kapuso abroad. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 Oras. Alam na this. Importante ang may alam. Araw-araw ka pang may mapapanalunan. Narito na ang aking trivia question of the day. Anong human organ ang kaya mag-filter ng nasa 50 gallons of blood kada araw? A. Heart. B. Kidney. C. Liver. D. Brain. I-submit ang sagot sa www.gmanetwork.com/24orastrivia. Ibibigay namin ang tamang sagot bago matapos ang programa, kaya dapat nakatuto ka. Hanggang 8:15 ng gabi lang maaaring sumagot, kaya sali na para sa tsansang manalo. Royalty. Now it's different. Wala na si Kendra. Magbabalik na at mas mahuhok pa kayo. Sila live? Masamang damo ka, di ba? Habang dinidilig mo ng galit mo, lalong tumitibay. Sana maging party pa rin kami ng inyong buhay tuwing hapon. It's not Lenlen. It's Donalyn. Ang pagbabalik ng tatlong donang minahal natin tuwing hapon ni Madonas. Ngayong January sa GMA Afternoon Prime. Sobrang hirap. Lalo na kung wala kang ibang mapapagkunan, kundi yung ikaw lang yung kumakain sa pamilya mo. Napakahirap po talaga. Salamat na lang po ako doon sa nag-post kasi maraming naka-appreciate ng ginawa ko. Kung ano man yung kaya mong ibigay sa kapwa mo, ibigay mo hanggat may bibigay ka. Ako po ito, umpisa nung mangyari yung trahedya sa aking kapatid na pulis na naambos na napakabata pa para mawala siya. Sa isip ko, pwede po pala tayong mawala ng mas bata o mas may edad. Kaya kailangan nun na habang nandito tayo ay gumawa tayo ng mabuti para sa atin, para sa kapwa. Para pag kinuha niya tayo, mas maluwag ang magiging pinto para sa atin. Pag-akit natin sa kanya. Thank you.
personal service nila is mga kotse. Sa amin ang personal service namin kapag may uuwi kami dito sa Magallanes or sa Batangas is itong jeep na namin, si Air Jordan. Kahit po na sinusumpong na po siya ng gayuma niya, pinipilit niya pa din pong bumiyahe kasi alam niya po na kailangan namin ng mas malaking pera kasi nga kailangan namin ng pang-tuition, ng pang-baon, ng pangbayad sa mga ibang expenses sa school. Hirap lang po yung naranasan niya. Wala pong sarap ng buhay. Sobrang hirap talaga nung buhay namin noon. Dahil sa hirap na yun, nag-porsige kami na makatapos. Walo na po ang arestado sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong election period na at umiiral na rin ang gun ban. Sa mga checkpoint sa kalsada, hinahanap na rin pati vaccination card. Nakatutok si June Veneracion. Kasabay ng simula ng election period, ang pagsulputan ng mga COMELEC checkpoint sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang kasi sa mga ipinagbabawal sa panahong ito, ang pagdadala ng baril, maliban na lang kung may exemption mula sa COMELEC. Magkatuwang ang mga pulis at mga sundalo sa ginagawang random inspection. Minsan nagkaka-traffic dahil sunod-sunod ang napaparang sasakyan. Medyo traffic na. Pero okay lang kasi for security naman ng mga... Pati vaccination card, tinitignan na rin alinsunod sa utos ng gobyerno na higpitan ang galaw ng mga hindi bakunado. Oh yes, dapat lang para... tumigil na yung virus natin. Sa Northern Metro Manila, dalawa ang arestado dahil sa pagdadala ng baril. Lima naman sa Western Mindanao. Ang isang naaresto sa Parañaque City, nasangkot na raw noon sa serya ng pang-holdup. Ang paglabag sa COMELEC gun ban ay may tuturing na election offense na may parusang hindi bababa sa isang taong pagkabilanggo pero hindi lalampas ng anim na taon. Tuloy-tuloy po itong ating pagpapatupad ng COMELEC gun ban at iba pa pong mga checkpoint operations to make sure of the public safety at yung ating din pong pagtupad sa election duties. Para sa mga motorista, ito yung ilan sa mga dapat inyong tandaan kapag napara kayo sa COMELEC checkpoint. Ibaba yung bintana ng inyong sasakyan, pero hayaan nyo rin nakasarado yung pinto. Hindi kayo pwedeng obligahin ng mga pulis na buksan yan. Hindi rin kayo pwedeng obligahin na buksan yung inyong glove compartment o yung trunk. Maging yung bag, kung meron kayong bag sa loob ng inyong sasakyan, hindi rin kayo pwede sabihan na buksan yan. Ang pwede lang gawin ng mga otoridad, visual search. Bawal din ang body search maliban na lang kung may tinatawag na reasonable ground na ang taong kakapkapan ay may ginawa, ginagawa, o gagawing krimen. Meron din dapat signboard sa bawat COMELEC checkpoint na kailangan sa maliwanag na bahagi ng kalsada na kalatag. Ang mga patakaran na ito ay nakapaloob sa COMELEC Resolution 10741. Ang election period ay tatagal mula January 9 hanggang June 8, 2022. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Umaapilan na rin ang pang-unawa ang ilang laboratorio sa delay sa paglabas ng resulta ng swab tests. Bukod daw kasi sa dami ng nagpapasuri, ang ilan sa kanilang mga tauhan nagkakasakit na, hinaharas pa.
Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Ako yung nagpa-RT-PCR. Ilang araw na raw kakaba-kaba at di mapakali si Jacqueline Santos. Hanggang ngayon daw kasi, wala pang resulta ang RT-PCR test niya noong January 6. Makaraang maging close contact ng isang COVID positive. Nakakatakot kasi hindi ko alam negative, positive. Ang sabi po kasi dun sa pinuntahan ko, 15 to 20 hours. Baka po ang mangyari, 15 to 20 days. Ang corporate manager namang si Paul, di niya tunay na pangalan. Tatlong araw bago nakuha ang kanyang resulta na positibo siya sa COVID. I wanted to talk to my family, of course, but at the same time also isolated, right? So it was a difficult time. Ang ilan sa mga swab testing service provider, minabuti nang i-refund ang ibinayad ng kanilang mga customer sa tagal lang delay. We asked the clients for rush fees, but then since hindi nga natupad yung ating promise for the turnaround time, it's just fair to refund them. And then para naman dun sa mga walang rush fees, of course, it's fair to return the service fee because they did not get the service that they paid for. Bukod sa dami ng mga nagpapaswab, isa pa umano sa mga dahilan ng pagkaantala ng resulta ang kakulangan sa medical technologists na siyang nagpoproseso sa mga sample na sinusuri para sa virus. Ayon kay Romel Saceda, presidente ng Philippine Association of Medical Technologists, maraming medtech ngayon ang nagkakasakit. Sa ngayon naman po, ang mga status po nila ngayon is mild to moderate. Talagang matagal po ang turnaround time natin ngayon sa pagtitest. Maraming nagpo-positibo at marami pong nagiging close contact. Ang masaklap pa umano, ilan sa kanila nakakatanggap raw ng harassment. Ipakukulong daw kami dahil hindi daw kami sumusunod sa tamang oras, andyan yung susugod dito, bakit wala daw kami may pakitang result. Bagaman ginagawa raw nila ang lahat para mapabilis ang proseso, pang-unawa ang hiling nila sa publiko. Ang kalaban din po namin dito is po pagod at puyat po dahil po gusto rin po naming maservisyuhan ang mga kababayan po natin na nangangailangan ng RT-PCR na testing po. Bale po sa mga health workers, talagang mag-ingat na lang po tayo. Magdoble ingat po sa mga ginagawa po natin at saka sa trabaho natin. Talagang kailangan na kailangan po tayo ngayong pandemic na ito. Oscar Oida, nakatutok, 24 Oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid sa atin ng latest showbiz happenings, walang iba kundi si Nelson Canlas. Nelson! Hello and good evening mga kapuso. Kambala, magkaiba ang paniniwala at kinalakihan. Yan ang gagampanan ni Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes sa inaabangang world premiere ng I Can See You Alternate mamaya na. Yan ang aking chika. Nakisaya ang cast ng I Can See You Alternate sa mga kapuso abroad sa FanCon na hatid ng GMA Pinoy TV sa pangungunan ni Ding Dong Dantes at Beauty Gonzalez. Sinimula ng kasiyahan sa isang espesyal na mensahe galing kay GMA First Vice President and Head of International Operations, Joseph Francia. Alam naman po natin na maraming tayong pagsubok na pinagdaanan noong 2021 at ito pong darating, itong bagong taon, sama-sama po nating harapin ang pagsubok. Panawagan po namin sa GMA Pinoy TV, let us be stronger together. Wala pong iwanan, magtulungan po tayo. Bukod sa chikahan with Dong and Beauty, napuno rin ng tawanan at masasayang games ang FanCon na talaga namang in-enjoy ng ating mga kapuso. Nag-post din si Ding Dong ng mga fun moments nila sa set. Lalo na ang kilig moments ni Ricky Davao at Jackie Lou Blanco na game na game sa kanilang pictorial na magpa-sweet. Mabigat na yung ginagawa mo sa role mo. Maganda naman na, you know, sa totoong buhay, masaya naman talaga ang lahat. At saka, kukunti lang kami sa cast. Isipin mo, mga 6-7 lang kami. So, masaya ako na nagkakasundo kaming lahat. You know, we all take care of each other. Si Michael, my long lost twin. Abangan mamaya ang world premiere ng I Can See You Alternate. Dreams do come true. Wow. At tutukan! Misa para sa pista ng Tondo online na muna sa ilalim ng Alert Level 3. Sa pagbabalik po yan ng 24 oras.
am so happy that we're all together here tonight. Maraming nangyari, but thank God, nalampasan natin lahat yon. Wala na si Kendra. Bagong buhay, bagong simula. Ang gandang tingnan na sisimulan ko ulit yung bagong chapter ng buhay ko. Nakasama ko yung mga anak ko. My soon-to-be wife, Lillian. And Kendra, alam mo, may mga plano rin ako. Kasama ka na ngayon sa mga plano nila. Umalis siya para kausapin yung kanyang magulang, para sunduin at magtapat. Kaso hanggang sa mailabas ko siya, hanggang maghintay kami ng isang taon o higit, hindi siya dumating. Gusto ko po siyang makilala, gusto ko po siyang makita, gusto ko po siyang mayakap po. Kasi po, ang dami ko pong tanong na hindi po nila masagot po. Ako sa kanila noon sa Batangas, alam ko yun, buntis yun yung sintahan ko dati. Nung umuwi ako dito sa Iloilo, parang magulo-gulo na talaga yung isip ko. Kasi pagdating ko dito, sa hirap naman ang buhay dito sa probinsya, nakita ko yung mga sitwasyon dito. Sasabog yung dibdib ko, hindi ko alam kung sisihin ko sarili ko or what. Parang hindi ko malalaman na kung ano ang sasabihin ko or ano sa kanya. Parang hiyang-hiya talaga ako sa sarili ko. Halong emosyon po yung naramdaman ko po nung oras po ngayon. Para pong na nag-ihip lang po ako sa sobrang mahal na mga bata. Gagawin ko po lahat ng makakaya para magampanan rin kung ano yung tungkulin mo sa isang pamilya. I have a rare disease called FOP, and I'll get these swelling called flares. I want the flare starts. Bone starts to form in wherever the flare is.
Gaya ng pista ng itim na Nazareno kahapon, kansilado muna ang ilang aktibidad sa pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño sa Tondo at Pandakan. Yan ay para maiwasan ang posibleng mitya ng hawaan ng COVID-19. Yan ang tinutukan ni Ian Cruz. Sa Linggo na ang pista, kaya puspusan na ang paglilinis sa paligid ng Santo Niño de Tondo. Pero nakaguli ang face-to-face na misa at lakbay sayaw. Hindi muna mangyayari sa taong ito habang umiiral ang Alert Level 3 sa NCR. Tulad ng nangyari kahapon sa pista ng itim na Nazareno, online na ang magiging misa dahil sarado ang simbahan sa Sabado at mismo ang araw ng pista sa Linggo. Kaya ang ilang deboto ngayon pa lang dumalaw at nagdasal na sa simbahan. Okay lang po, kasi naman po mas marami po ang mahawa at siguro yun din po yung dapat gawin kasi naman po mahawa pa tayo, lalong di po matatapos yung pandemya. Kasabay na magdiriwang ng pista ng Tondo, ang Santo Niño de Pandakan, under construction pa rin ang simbahan na nasunog noong July 2020. Inanunsyo na ng simbahan sa kanilang Facebook page na online rin ang misa roon. Katulad ng ginawa natin sa pista ng Quiapo, ganun din ang gagawin natin dito sa Santo Niño at dito sa Pandakan. At hindi nga lang ganun, karami ang pulis na magagamit na natin. Pero makakatiyak tayo na nakita natin naging matagumpay yung ginawa natin ng paglalatag ng seguridad. Yun din ang gagamitin natin dito sa mga nabanggit na lugar. Samantala, binuksan na ulit ang mga kalsada sa paligid ng Quiapo Church. Sarado man ang simbahan at Plaza Miranda, pinapayagan ng makalapit na mga deboto. Ayon sa mga pulis na nakatalaga dito, kaninang tanghali lamang nila pinayagan yung mga deboto na magdasal malapit dito sa simbahan. Pero ang kanilang protocol, matapos magdasal, kailangang umalis na rin yung deboto rito at lagi silang pinaalalahanan na bawal yung kumpulan. Ang galing Antipolo na si Anasita Ampo, malapit sa isang butika na lang nagdasal na panata niya taon-taon. Kasi po may pag-asa yung mga prayer namin. May umuunlad naman po ang kaano namin kalagayan. Tinutulungan po kami. Ian Cruz, nakatutok, 24 Oras. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Oh, mga kapuso, inaasahan po sa mga susunod na araw ang panibagong surge o yung paglakas ng hanging amihan. Base sa wind forecast ng Metro Weather, ito mga kapuso, posibleng lumakas, nakita niyo yung paglakas ng amihan na yan. Mula po bukas yan, araw ng Martes, at magtutuloy-tuloy yung paglakas na yan. Hanggang ngayong week na ito mga kapuso, at posibleng hindi lang Luzon maapektuhan niyan, kundi Visayas at maging ilang bahagi ng Mindanao. Sa ngayon, Northern Luzon ang apektado ng hanging amihan at easterlies naman ang umiiib sa ibang bahagi ng bansa, ayon po sa PAGASA. At kanina nga nakapagtala ng 13.5 degrees Celsius na temperatura dyan sa may City of Pines, Baguio, at 17.5 degrees Celsius naman dyan sa may Mindanao sa Malaybalay, Bukidnon. Habang 22.7 degrees Celsius ang naitala naman na minimum temperature dito sa Metro Manila. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong bansa mga kapuso, walang aasahang ulan bukas maliban sa ilang bahagi ng mga probinsya ng Cagayan, dyan sa may Mountain Province at Nueva Vizcaya sa umaga yan. Pagdating naman ng hapon, posible namang ulanin ang Negros Provinces, Antique, Cebu, Agusan, Bukidnon at Zamboanga Peninsula. Mananatili namang mababa ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila bukas. Makikita niyo mga puso, walang kakulay-kulay. At maging sa probinsya ng Bulacan, kusaan naroon naman ang Angat Dam. At kanina nakapagtala ng 201.47 meters ang level ng tubig sa nasabing dam. Mga kapuso, patuloy po yung inaasahang pagbaba niyan hanggat walang tuloy-tuloy at malalakas sa ulan dyan sa watershed ng Angat Dam. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Salamat pang Tani at abangan! GMA Kapuso Foundation naghatid ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Odette sa Negros Occidental. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 Oras. Hello mga kapuso, this is Princess Velasco inviting you to stream or download my newest single entitled Ang Ating Pag-ibig. This song is very close to my heart and I'd like to share it to all of you. You may now get your copy from iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music.
the best of homegrown music.
Donc on est sur un processus qui va très vite, avec une parfaite maîtrise du temps, une maîtrise de la qualité aussi, puisqu'une constance offerte par la robotique, puis un environnement qui se veut assez cool et décomplexé, hein, avec quelque chose qui est très joli. L'idée, c'est aussi de passer quelques minutes agréables à regarder le robot pendant qu'on attend sa pizza en train d'être faite. On a un taux de disponibilité de la technologie d'environ 96 à 97%. On est en train de fiabiliser pour avoir une technologie zéro panne. Bariya lang po sa umaga, yan ang karaniwan nating nakikita at naririnig tuwing sasakay ng pampublikong transportasyon. Pero ang bariya na naging parte na ng ating pang-araw-araw, alam mo ba kung paano nagsimula? Kuya Kim, ano na? Saan makakarating ang bagong disenyo ng 20 pesos mo? Aba, finalist lang naman bilang Best New Coin sa Excellence in Currency Awards. Ito po yung bagong 20 peso coin natin. Makikita natin bronze yung kanyang gilid at silver naman yung kanyang gitna. Sa harap nito, makikita natin ang muka ni Pangulong Manuel L. Quezon. At sa likod naman, makikita natin ang kneeled plant. Alam niyo ba na sa kneeled plant, nagmula ang salitang Maynila, ang kneeled ay isang uri ng halaman na nung unang panahon ay talaga napakarami raw sa Ilog Pasig. Yung 20 peso ay madalas gamitin na paper bills sa ating everyday transactions. Ang kanyang lifespan is around 6 months. So every now and then, kailangan natin mag-imprenta ng mag-imprenta. So naisipan natin na i-convert ito into coins kasi yung coins, ang lifespan niya, mga 20 years or more. Kuya Kim, bakit bariya ang tawag ng mga Pilipino sa coin? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Bago dumating ang mga Espanyol, ginto ang ginagamit nating mga Pilipino pambayad sa komersyo. Pero nang sinakop na tayo ng mga Kastila, nagsimula na rin tayong gumamit ng mga salapi na gawa sa bronze na kung tawagin, barilya. Barilya is bariya. Nung tumagal na, tinawag ito sa Pilipinas na bariya. Until this very day, yun pa rin ang tawag natin doon. It's very hard na makahanap ka pa niya na 35K binibenta. Alam nyo ba kung gaano naman karami ang isang kusing? Masasagot yan ng 1903 half centavo o 5 centavo na ito. Nakapagbinaliktad, makikita ang kusin o kusing. As you can see, the coin may Mayon Volcano. Filipino laborer, back in the day, nireject siya ng mga Filipino. Parang maliit masyado yung value. Kaya tinawag siya na isang kusing. Ano naman ang tawag sa mga nag-aaral at nangongolekta ng coins at iba pang currencies? Numismatist, kagaya ni Archie. Itong mga coin na to, coin siya na ginamit under US government. Ang isa sa pinaka may mataas na value dito sa mga hawak kong coins ay itong Philippine 1903S 20 cents. Magpresyo siya ng mataas dahil ang mintage niya is 150,000 pieces and in good condition, pumipresyo siya ng $1,700. Pero ang tinaguri ang King of Philippine Peso, ang 1906 S.U.S. Philippine Peso Coin. 90% silver kasi ito at ang presyo kayang umabot ng mayigit 1,000,000 piso. Ngayon, sino magsasabing ang mga coins? Barya-barya lang. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Higit 6,000 individual ang nahatira ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa Sipalay Negros Occidental. At isa sa kanila, si Tatay Narciso, na hinarap ang halos 7 oras na pananalasa ng Bagyong Odette. Ang Sipalay, ang isa sa mga dinadayo ng mga turista sa Negros Occidental dahil sa taglay nitong ganda. Ngunit matapos ang halos 7 oras na pananalasa ni Bagyong Odette. Ito na ang naging hitsura ng Sipalay. Ang dating kulay berde ay napuno ng puti. Maswerte na nakaligtas sa dilubyo ng bagyo. Ngunit ang asawa at apo, hindi nakaligtas sa malakas na agos ng tubig baha.
Amo na siya nagsagot. Amo ginang nagsagot siya. Amo, kaya nang kunungay sila nyo. Biglaan kasi yung tubig. Ang galing bukid na tubig. Kinaumagahan, bangkay na nang makita ang katawan ng maglola. Si Nanay Asuncion naman, ina ng apo ni Tatay Narciso. Trauma ang inabot matapos muntikang madala ng agos ng baha. Kumapit na lang siya sa puno ng nyug ng halos 5 oras kasama ang iba pa niyang kaanak. Mangiyak-ngiyak si Tatay Narciso matapos makatanggap ng relief goods mula sa GMA Kapuso Foundation. Ngunit gustuhin niya raw maging masaya. Hindi niya magawa sa ngayon dahil dalawang mahal sa buhay ang nalagas. Mga kapuso, nang dahil sa inyong mga donasyon, mahigit 6,400 individual ang nabigyan ng relief goods ng GMA Kapuso Foundation sa Sipalay, sa Negros Occidental, sa ilalim ng Operation Bayanihan. Ang ating Philippine Army ay tumutulong sa pag-transport ng mga relief goods na binigay ng GMA Kapuso Foundation at tayo rin yung nag-impact. Maraming salamat din po sa Home Credit Philippines. Sa mga nais na mag-donate, maaaring mag-deposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Paymaya, Shopee, Zalora, Megamart, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Lazada. Different. Sisimulan ko ulit yung bagong chapter ng buhay ko. I'm still alive? Surprise! Wala nang sasaya pa sa isang nanay na makita magkakasama ang mga anak nila. Laging nagmamahalan, hindi maghihiwalay. You and Mai have a different family, so please let's not force it anymore. Dahil sa kanila, bagsak na bagsak ako ngayon. Kendra, kilalang kilala ko sila. Prima Donas, magbabalik na ngayong January sa GMA Afternoon Prime. Madam Pilikitok from the Marble Capital of the Philippines, Romblon!
Madam Pilikitok from the Marble Capital of the Philippines, Romblon! To make sure my company is, you know, is aligned with the value I believe as well. So in the very early on, decided not only the shoes are being comfortable, it has to be vegan, it has to be better for the environment, better for our community. There's other alternatives. There's different ways to make footwear. There are different types of materials that's better for the environment. Some people really, really care about a better environment. Some people care really, really care about animal welfare. Some people care about woman empowerment. All that, they also share a common interest, have better shoes. Hindi po matukoy ng Okta Research kung kailan magpipik ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Pero sa kanilang pagtaya, posibleng sumipa pa sa higit 35,000 ang naitatalang arawang kaso. Nakatutok si Leigh Alves. Tumataas pa rin ang positivity rate o ang antas ng mga nagpo-positibo sa COVID sa mga tinitest sa Metro Manila. Pero kung noong nakaraang linggo ay malaki ang itinataas, ngayon ay medyo lumiliit na raw ang increase ayon sa Okta Research. Kahapon, nasa 52% ang daily positivity rate sa NCR. Bahagya lang na tumaas mula sa sinundang 50.5% noong January 8. Yung pag-slowdown ng positivity rate in the NCR. Well, could mean na ano, we may be close to peaking, to getting to the peak sa NCR, but could lang yan. I mean, it's just a possibility. No guarantees kasi, syempre, we have to wait for the trends within the next few days. Posible raw umabot ang daily cases nationwide sa mahigit 35,000 sa linggong ito, 20,000 dito sa Metro Manila. Binabantayan kung kailan magpipik o maaabot ang pinakamataas na bilang ng mga kaso sa surge na ito ayon sa Okta Research, dahil pagkatapos ng peak, bababa na uli ang mga kaso. It follows the South Africa experience, mabilis din yung pagbaba ng cases. Maybe by end of January, mababa na or something. Mm-hmm. Again, that's something we cannot guarantee. We're just comparing it sa experience ng South Africa. Kung magpatuloy na tumaas yung sa NCR, most likely we will hit 40,000. Pero, you know, there's a chance na it's going to be peaking soon. So,
baka hindi natin maabot yung 40,000. Kasi a lot of it depends on NCR because most of the cases come from NCR. Sa gitna ng pagtaas ng mga kaso na pinaniniwala ang dulot ng Omicron variant, binabantayan din ang pag-usbong ng ibang umano'y bagong variants ng COVID-19 sa ibang bansa, kabilang ang IHU, Deltacron o Delmicron. Ayon sa DOH, wala pang naitatalang kaso rito ng mga ito. Tanging ang World Health Organization daw ang pwedeng mag-validate kung ang mga ito nga ay variants ng COVID-19 virus at kung ano ang implikasyon ng mga ito sa public health. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Huwag palampasin ang mga dapat abangang eksena sa book 2 ng minahal nating seryang Prima Donnas. Sa pagbabalik yan ng 24 Oras. Mga kapuso, si Papa Obit po ito. I am inviting everyone to get a copy of my very first EP album entitled Papa Obit Sessions. Meron po itong 4 songs, kabilang po ang aking carrier single na Ikaw Lang At Ako at ang aking original composition na Christmas song na Una Kong Pasko. Now available on Spotify, iTunes, YouTube Music, Apple Music, and other digital platforms worldwide. Only from GMA Music, the best of homegrown music. Shops are 2 circular structures made from 2 half moons together. It was really challenging to print this pattern for Dior. It's a signature of the brand, and to transport it on the wall is not easy in terms of coding. Thank you.
Kaabang-abang pagbabalik ng tatlong donas sa bukto ng minahal nating seryang Prima Donas. Bukod sa intense na plot twists, ang muanda na rin daw kiligin. Yan ang aking chika. Nabitin ba kayo sa kwento ni na Donna Marie, Donna Lynn at Donna Bell? Huwag mag-alala dahil magbabalik na ang Kapuso series na Prima Donas para ituloy ang kwento ng kanilang buhay na puno ng pagsubok at mga makapigil hiningang eksena. Simula sa January 17, muli tayong mapapamahal sa mga karakter ni na Jillian Ward, Sofia Pablo at Althea Ablan. Sa pagtatapos ng Prima Donas last year, naputol ang pagsama sa taping ni Sofia dahil na rin sa age restriction sa COVID-19 safety protocols. Ngayon, nagbabalik na raw si Sofia sa serye. It's Donna. Kumpleto-kumpleto na sila. Nelson, pinakita natin na dumating si Donna Lynn mula sa Australia. Kumpleto silang tatlo magkakapatid plus si Brianna. Kumpleto silang apat. Kaya medyo mainit na naman. Mainit na naman yung storya ng apat na bida natin babae. Nasaksihan natin ang paglaki ng tatlong bida. Sa mga IG post nga ni na Jillian, Sofia at Althea, kitang-kita ang pag-bloom nila into young ladies. Oras na yata para magkaroon na sila ng love interest at magkaroon na ng kilig-kilig sa storya nila. And I hope they would like it, you know. Cute naman ang tatlong donas. Hindi lang daw tayo sa tatlo maninibago, kundi pati na rin sa iba pang karakter sa serye. Sobrang strong na ng personality ni Lillian ngayon. Sobrang laki ng pinagbago. Sobrang laki ng improvement. Pukot kina Katrina, dapat ding abangan sina Wendell Ramos, Chanda Romero, Benji Paras, James Blanco, Elijah Alejo, Aiko Melendez, at ang bagong karakter na aabangan na gagampanan ni Cheryl Cruz. Tinalakay po ng ilang presidential at vice presidential aspirant ngayong araw ang pagtugon sa pandemya ngayong patuloy ang pagdami ng mga COVID case sa bansa. Yan at development kaugnay ng kanilang kandidatura ang sanipwersang tinutukan ni Sandra Aguinaldo at Tina Pangiliban Perez. Matapos indisiputin ni dating Senador Bongbong Marcos ang preliminary conference noong Biyernes para sa disqualification cases laban sa kanya dahil daw masama ang kanyang pakiramdam, pinagsumite ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang notaryadong medical certificate ang kampo ni Marcos. Nakasaad sa medical certificate na may iba't ibang sintomas ang aspirant. Magugunit ang hinanap ni Guanzon si Marcos sa preliminary conference kahit man lang anya online, pero sagot ng mga abogado ni Marcos, baka raw kumalat ang virus. Ang panawagan naman ng akbayan na isa sa mga nagkain ng disqualification case laban kay Marcos, i-contempt ito ng COMELEC. Malinaw raw na nagsisinungaling si Marcos dahil nagpa-interview pa raw ito sa radyo wala pang isang araw bago siya ni-require na dumalo sa hearing. Patunay raw ito ng panlilin lang at nagpapakita na wala umanong pakialam si Marcos sa mga batas at procedures na dapat sinusunod ng lahat. Nilinaw naman ang tagapagsalita ni Marcos na nagpa-interview si Marcos noong umaga at hapon ng January 6 kahit masama na umano ang kanyang pakiramdam. Noong araw ring iyon, sinuri siya ng doktor at sinabing meron itong lagnat at magang lalamunan. Nag-isolate daw si Marcos at nagdesisyon daw silang hayaan itong magpahinga hanggang sa araw ng preliminary conference. Ang katandem naman ni Marcos na si Davao City Mayor Sara Duterte, inilunsad ang kanyang online show kanina. Sa Sara All For You, kasama sa mga tinalakay ang pinaigting na pagbabakuna, contact tracing at pagpapaalala sa minimum health protocols sa Davao City bilang pagtugon sa panibagong surge ng COVID cases. Binisita ni Vice President Lenny Robredo ang libreng swab na pinangunahan ng kanyang opisina sa Navaliches, Quezon City. Pinilahan ang swabbing sa Immaculate Conception Parish na isinagawa raw sa tulong ng Quezon City LGU at mga katuwang at volunteers ng Office of the Vice President kasama ang doktorang anak ni Robredo na si Tricia. Ayon kay Robredo, bagamat gusto niyang araw-arawin ang kanilang swab cab, hindi nila ito kaya dahil sa dami ng may sakit ngayon sa kanilang hanay. Pero hindi raw sila titigil dahil mahalagaan niya ang testing sa pagsugpo sa pagkalat ng COVID-19. Marami yung na-expose. Hindi nila alam kung meron na sila, tapos pag swinab sila ay
nagpa-positive. Ang kabutihan po na alam nila kung positive sila o hindi, at least nakakapag-isolate sila kung positive sila, hindi na sila nakakahawa ng iba. Matapos ito, inilatag ni Robredo ang kanyang plano sa tourism industry sa isang online forum kasama ang mga miyembro ng tourism industry. Dahil lubhang naapektuhan ng pandemya, sinabi ni Robredo na kabilang sa plano ang pagpapatibay ng social protection para sa mga empleyado, training at iba pang paghahanda para mapatatag ang industriya at pagbibigay ng tulong pinansyal sa maliliit na negosyo sa turismo. Naglabas din ng manifesto of support ang grupo para kay Robredo. Sa isang news release, sinabi ni Senador Kiko Pangilina na dapat kumilos na ang Department of Trade and Industry para mapigilan ang inaasahang pagtaas ng presyo ng tinapay. Ayon kay Pangilinan, sobrang bigat na ng pasani ng taong bayan dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Kung patuloy ang mga taas presyo, maaaring magdulot daw ito ng kagutuman sa mahihirap. Sa isang press conference, ipinakita ni Manila Mayor Isko Moreno ang bagong deliver na 20,000 tablets ng molnupiravir gamot sa COVID-19. May darating pa raw na 20,000 tablets at basta raw may reseta, bibigyan nila kahit hindi taga-Maynila. Inanunsyo din ni Moreno na extended na ang deadline sa pagka-file ng business permit sa Maynila mula January 20 naging March 31 dahil sa pandemya. Babagal din daw ng bahagya ang vaccination nila dahil yung mga doktor nila kailangan tumulong sa mga ospital at yung iba naman ay kailangan mag-isolate. Maging ang paglalabas na resulta ng swab test, baka raw tumagal ng 72 hours dahil yung molecular laboratory employees nila, 14 out of 25 ang infected. Nagpaliwanag din si Moreno kaugnay sa direktiba niyang ilipat na ang mga pasyenteng mild ang COVID-19 mula sa ospital patungo sa mga isolation facility. Para naman na sa ganoon, magamit natin yung ospital, no? Magamit natin yung ospital for its original purpose. Bigyan ng tamang atensyon yung ibang sakit na dumadapo sa ating mga kababayan. Yan yung may mga cancer, may sakit sa puso, diabetiko, o yung nagda-dialysis, nanganganak. Kasi po, pag bubuhos ng bubuhos ang pagtanggap ng COVID-19 patient na mild but healthy person, ay maubusan po tayo ng ating espasyo para sa mga ibang sakit. Nag-post naman sa social media si Dr. Willie Ong tungkol sa Omicron variant. Sabi niya, karamihan naman ng cases ay mild pero kailangan pa rin maghanda ng gobyerno ng mga anti-COVID medicines. Sa isang news release, sinabi ni Senador Panfilo Lacson na wala siyang problema sa pagpapaigsi ng isolation period kung ito ay nakabase sa science. Nauna rito ay naprubahan pa ng IATF ang pagpapaikli ng quarantine ng mga fully vaccinated healthcare workers ng hanggang 5 araw. Ayon sa senador, napakahalaga ng kalusugan ng tao kaya papanik daw siya sa mga nababahalang healthcare workers maliban kung may science-based data na susuporta sa utos ng Department of Health. Kapwa naman kontra sina Lacson at Senate President Tito Soto sa panukala ng isang kongresista na mapahaba ang termino ng Pangulo, mga kongresista at mga lokal na opisyal. Sabi ni Soto, hindi niya makukwestiyon ang motibo ng kanyang kapwa mambabatas dahil sa parliamentary ethics. Pero huling-huli na raw ang panukalang ito. Subukan na lang daw nila sa 19th Congress sabay sabing good luck. Sabi naman ni Lacson, kung noon ngang nakaraan taon, hindi ito nangyari, lalo na daw ngayon na 9 session days na lang ang natitira. Ang panukalang batas para sa pagpapalawig ng termino ng Pangulo at iba pang opisyal ay mula kay Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzalez, kalyado ng Duterte Administration. Panukala niya na mag-convene ang mababang kapulungan bilang Constituent Assembly para maamyendahan ang 1987 Constitution. Sa interview sa ilang provincial radio program kay Senador Manny Pacquiao, sinabi niyang naaalarma raw siya na maraming healthcare workers ang nangingibang bansa para magtrabaho. Sabi ni Pacquiao, pwede raw itong mapigilan kung itataas ang kanilang sahod. Anya, ang mga nurse, medical technologists, pharmacists at iba pang healthcare professionals dapat may minimum salary na 50,000 pesos. Wala namang public engagement ang kanyang katandem na si Representative Lito Atienza. Sandra Aguinaldo, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.
Halos 50 bahay sa buong Metro Manila ang isinailalim na sa granular lockdown dahil sa mga kaso ng COVID-19 ayon sa DILG. Yan ang aking tinutukan. Sa lungsod ng Pasay, bahay-bahay at mga compound ang isinailalim sa granular lockdown. Ang lugar na ito sa Barangay 2, Zone 1, nilagyan na ng tarpaulin bilang tanda na ito ay nasa lockdown. Gayunman, naobserbahan ng GMA News na malaya namang labas-masok ang mga tao sa maliit na gate papasok sa lugar. Ayon sa kapitan ng barangay, may ilang bahay lang naman sa looban ang may mga positibo at doon na nagka-quarantine. Ang ginawa po namin ngayon, para maibsan po yung mga daloy ng tao, pati mga dumadaan, pinasara ko po muna pansamantala. Pagkatapos po, sumusunod po kami sa order ng presidente na yun nga po, yung mga walang vaccine, inaanganyo po namin sila na mag-vaccine po sila. Sa Quezon City, mga bahay at compound na rin lang ang isinasailalim sa granular lockdown at hindi ng mga kalye o barangay. Lubharo kasing maaapektuhan ang takbo ng pamumuhay at negosyo sa mga dating lockdown, kaya may targeted na ito ngayon. Bagamat ito na raw ang sinusunod ng Quezon City sa ngayon, nakatakdang pirmahan anumang oras ni Mayor Joy Belmonte ang kautusan para gawin itong formal. Ayon sa DILG, 49 na bahay sa National Capital Region ang nasa ilalim ng granular lockdown. 222 na individual umano ang apektado sa lockdown na ito. Iba pa raw ito sa mga households o compound na nagdesisyon na mag-isolate na sa kani-kanilang bahay matapos magpositibo ang karamihan sa mga nakatira roon. Yung granular lockdown, mismong gobyerno yung nagsasara, no? Yung home isolation, nag-decide yung tao voluntarily na hindi na muna kami lalabas. Iba yun. So dito sa granular lockdown, magbibigay tayo ng tulong kung kinakailangan. At ang difference din po doon, hindi na rin mag-expect ng tulong unless mag-coordinate sila with the barangay. Tama po ba? Yes, that's correct. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Nagpaalala sa publiko ang DTI tungkol sa mga self-test antigen kits na ibinebenta online. Pagtitiyak din nila sa gitna ng nagkakaubusang stock ng paracetamol, parating na raw ang bagong delivery ng gamot. Nakatutok si Mariz Umali. Halos hindi maubos-ubos ang pila sa iba't ibang testing center na mga nais magpasuri kung COVID positive ba sila o hindi. Pero ang ilan sa mga testing center napipilitan ng magtigil operasyon dahil sa backlog pati na rin sa kakulangan ng tauhan na nagkakasakit na rin. Kaya marami sa mga hindi makapagpa-schedule ng swab test, nagsasarili na lang gamit ang mga self-test antigen kits. Ang kaso, may mga ilan di umanong nananamantala ng presyo ng mga ito. Yung mga may overpricing ng mga test kits na yan, i-covered na siya nung earlier issuance, yung August 2021 na may price cap, yung mga antigen test, ay dapat talagang pwede lang hulihin. Hindi siya dapat talaga binibenta at pwede nating habulin yung mga nagbibenta yan online for as long as it's not been certified as legitimate to be sold in the Philippines. Maging ang mga online sellers ng mga self-test antigen kits, magkasama na raw na minomonitor ngayon ng DTI at DOH. Paalala nila, hanggat hindi ito rehistrado sa FDA at walang sertifikasyon para maibenta, ay bawal po itong ibenta sa bansa. At hindi sila palalagpasin ng mga otoridad. Samantala, minamadali naman na raw ng FDA ang pag-aaral sa mga may aplikasyon na para sa Certificate of Product Registration kung karapat dapat silang ma-issuehan ito. Sa bisa ng Executive Order 118, naglagay na ng price cap sa mga RT-PCR test epektibo September 6, 2021. Sa public facility, ang price cap ay 2,800 pesos ang halaga ng procedure para sa mga plate-based habang 2,450 pesos sa cartridge-based. Sa pribadong pasilidad, 3,360 pesos ang halaga ng procedure para sa plate-based habang 2,940 pesos para sa cartridge-based. Pero pinapayagan ang pribadong pasilidad ng hanggang 20% markup. Para naman sa home service, 1,000 pesos ang price cap para sa parehong plate at cartridge-based. Muli ring nilinaw ng DTI na walang problema sa supply ng paracetamol at iba pang gamot sa mga butika. It is actually a problem of stock out, hindi po siya supply problem. Nagkaroon lang talaga po ng overwhelming demand. We were anticipating na over the weekend mag-normalize na yung situation. Kasi makakarating na ng distribution channel sa mga major drug stores po natin. Ayon naman kay Testing Czar Secretary Vince Dizon, hindi pa kailangan sa ngayon na itaas alert level 4 ang anuman lugar sa bansa. Inaka-importante pong sukatan dyan
ay ang healthcare capacity. Sa ngayon po, sa aking pagkakaalam, nasa roughly 50% pa po ang ating ICU at healthcare capacity sa NCR. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Ikalawang linggo pa lang ng taon pero may nakaamba na ulit na taas presyo sa ilang produktong petrolyo simula po yan bukas. 1 peso and 10 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel sa Caltex, Petrogas, Flying V, PTT Philippines, Petron at Unioil. 75 centavos naman kada litro ang itataas ng gasolina, habang may 90 centavos na taas ang kada litro ng kerosene sa Caltex, Flying V at Petron. Hindi po kasama sa nakaambang taas presyo ang mga lugar na nasa ilalim ng State of Calamity dahil sa bagyong Odette. Ilang kolehiyo at universidad na ang nagdeklara ng academic health break dahil sa mga kaso ng COVID-19. Nagkakasakit na kasi ang ilang guro, school personnel, maging ang ilang estudyante. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Online class o may face-to-face. Third year college si Lawrence at naka-online class sa UP Diliman. Alam niya raw kung gaano kahirap yung may COVID ka habang naka-online class dahil ganun siya last year. Kasi that time, ako lang po yung nag-positive sa mga klase namin. So sobrang hirap mag-adjust sa mga deadlines. And then I need to inform every professors po na ganito yung sitwasyon ko. Tapos kailangan ng special projects. Lalo daw ngayon na marami sa classmates niya ang positive din sa COVID. Kaya nga sang-ayon siyang magkaroon muna ng academic break. Karamihan po sa mga classmates ko din nag-test po ng positive for COVID-19. So medyo hirap po kaming mag-comply sa mga deadlines, particularly kapag papers and then group projects, kasi kailangan nilang mag-rest. And then sa side naman namin namang hindi man nag-positive, parang burden na knowing most of our classmates tested positive recently. School employee naman si Jordan. Para sa kanya, ang online na ang pinakamainam na balanse sa pagitan ng kalusugan at edukasyon. Kung effective naman po yung online class, I think hindi dapat mag-academic freeze. I think dapat mag-balanse yung ano natin, kung ano yung meron tayo. Balansin yung health, tsaka yung education, tsaka economy. Tama. Hindi naman pwede na isa lang yung pagtuunan ng pansin. Pero marami ng eskwelahan ang nagdesisyon mag-academic health break muna dahil sa dumaraming kaso ng COVID sa kanilang mga guro, school personnel at mga estudyante. Sabi ng De La Salle University, halos 60% na ng kanilang komunidad ang may sakit, kaya wala munang face-to-face classes. Kahit online classes, wala rin muna mula ngayong araw hanggang January 15. Magsasagawa ulit sila ng health survey sa January 13 upang malaman kung ibabalik na ang classes sa January 16. Kansilado na rin ang face-to-face classes ng nursing at medicine ng PLM, ganun din ang FEU. Sariling desisyon ng mga paaralan ng academic break. Sinusubukan naming kontakin ng Commission on Higher Education at DepEd kung magpapalabas sila ng pangkabuuang kautusan sa lahat ng paaralan sa gitna ng pataas na kaso ng COVID-19. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. At mga kapuso, alam na this. Ito na po ang sagot sa ating trivia question na anong human organ ang kayang mag-filter ng nasa 50 gallons of blood kada araw? Ang tamang sagot, letter B, kidney. Bukas, abangan ulit ang trivia question sa Alam Na This. Pwede pa pong mag-submit ng sagot hanggang 8:15 p.m. kaya habol na po. At paalala mga kapuso ha, sa official promo page lang ng Alam Na This maaaring magsumite ng sagot. Wala po kaming nilikhang Facebook group para rito. At mga kapuso, maraming salamat sa lahat ng sumali sa 10th linggo ng Alam Na This Daily Trivia Promo. Halos 30,000 entries po ang aming natanggap. At sa tulong ng DTI representative, narito na ang nabunot na 7 lucky winners mula January 3 hanggang January 9. Zarina Rose Manuel, Maria Lordelisa, Malabanan, Bernadette Panlilio, Carlo Bascones, Mika Forbes, Army Sinuhin, Severino Niala Jr. Congratulations mga kapuso! Hintayin lang po ang opisyal na text, tawag o email notification mula sa GMA para sa inyong napanalunang GMA Now package. Ayan. Okay ka lang dyan, Rafi, ha? Okay lang. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Rafi Tima.
Buong puso para sa Pilipino. Ito po ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.